Okay? O dito, pag ipinlay natin yan maya-maya, mamaya na natin i-play, suriin po natin yung nangyari dyan sa trailer na yan, eh, saka natin reaksyonan. Pero dito muna tayo. O, sila po yung mga cast ng Martyr or Murderer. Dito tayo sa Viva Films para mas malinaw. O yan o. Nakikita nyo po yung mga photograph na ito. Si Cesar Montano, syempre, ang ating Pangulong Edralyn Marcos. Siya po ang gumanap din sa karakter na yan ng ating dating Pangulo sa Made in Malacanang. Napanood po namin yon. At ngayon, sabi ko kay Mrs., mag-subscribe tayo sa Viva Prime para mapanood natin uli yung Made in Malacanang. Pero sabi ko, i-hold mo lang muna kasi gusto kong panoorin yan kapag kapapanoorin na natin yung MOM. Sequel eh. Dapat medyo fresh pa rin sa atin yung MIM tapos saka natin papanoorin ngayon yung MOM. Oh, muli, si Cesar Montano, isang direktor at magaling na aktor. Umarte, pinortray ang karakter ng ating dating Pangulong Ferdinand Edralyn Marcos. Oh, siyempre, si sino ba to? Si Ella Cruz ba to? Ha? Hindi ko kilala mga artista eh. Pasensya na. Oh, si Rupa Gutierrez, kilala ko. Si Rupa Gutierrez ay gumanap naman sa katauhan ng dating unang ginang na si Madam Imelda Romualdez Marcos. Napakaganda ni Rupa Gutierrez, ano? Kasing ganda ng ating unang ginang. Pasensya ka na, top wife, ha? Maganda naman talaga si Rupa. Ganyan daw ang mga lalaki. Kaya ano sasabihin ninyong bakla ko? Kung bakla ko, hindi ko i-appreciate ang kagandahan ni Rupa Gutierrez. Saka ni Madam Imelda. Nung kabataan ni Madam Imelda, talagang napaka-glamuroso, ano? O, tuloy tayo. Oh, eto naman si Christine Reyes, gumanap bilang ate ng ating Pangulo, ang kasalukuyang senadora at Pangulo ko sa 2028. Oh, di ba? Walang iba kung hindi si Senator Amy Marcos. Nandito din muli sila. Eto naman, si Bonget. Tama ba? O siya ba ang ano? Siya ba ang ating Pangulo, di ba? Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa katauhan po ng anak ni Cesar Montano. Sino ba to? Yung anak ni Cesar Montano, di ba mag-ama sila sa totoong buhay mga tol? Paki-ano nyo nga ako, mahina ako sa showbiz eh. Paki-alalayan nyo po ako, ano, kung sino po ito. Sino po siya? Si Loisaga yata ito. Anak ni Cesar Montano, paki-comment nga po dyan, please. O yun, si Diego. Di ba? Pasensya na, hindi ako mahilig sa showbiz eh. Yun, si Diego. Siya si Bonget. Ang ating Pangulo na papalitan ng ating susunod na Pangulo na si Senator Amy Marcos kapag ka hindi tumigil ang mga DDS na anti-Marcos. Kasi conditional naman ako dyan eh. Tigilan lang nila si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin aalisin ang ating suporta sa pagkapangulo kung sakaling tatakbo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Pero kung patuloy nilang sinisiraan ng Pangulong Bongbong Marcos, tapos sinusulong nila si BPSDC sa pagkapangulo, aba, magsusulong din tayo ng sarili nating Pangulo para po sa ating bansa sa 2028. Okay? Tuloy po tayo. Ito tayo. Ay, sino to? Sino siya? Mga tol. Hindi ko siya kilala. Walang nakalagay na pangalan eh. Ano? Baki-comment nyo nga po. Baka siya ang gaganap na batang Pangulong Edralyn Marcos. Di ba? Siya ba ang gaganap na batang ano? Batang Pangulong Ferdinand E. Marcos? Hindi ko siya kilala. Pasensya ka na sir ha. Hindi kita kilala eh. Si Enrique Hill daw. Sabi ni Martin Tabo. Oh, salamat. Nakilala na kita ngayon. Mr. Enrique Hill, artista ka eh, siguradong kilalang kilala ka. Pero pasensya ka na, hindi kita kilala eh. Wala akong magagawa, hindi po ako makashowbiz eh. Oh, ay! Si Yaya! Yung naalala nyo yung sa Made in Malacanang, nagtatalo yung mag-ama, si Pangulong Bongbong Marcos, at saka ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Tapos siya,
kismosa na gano'n, no? Nakikinig doon sa pagtatalo ng mag-ama, naalala niyo yun? Sino nga ba yung karakter nito? Nakalimutan ko bigla yung karakter niya. O, si Beverly, pero yung pangalan niya doon sa MIM, nakalimutan ko. Siya yung pumalun doon sa ilog ng Pasig, eh, di naman marunong lumangoy, di ba? Pero nakaligtas siya at hanggang ngayon, buhay pa. O, si Manang Biday, yan, ang gagaling ng mga manonood natin. Salamat sa inyo, ha? Kukwentuhan lang tayo ngayon. At habang inaasar yung mga DDS na anti-Marcos, meron ng 70 votes ang pabor para tumakbo sa pagkapangulo si Senator Amy Marcos at isa lamang ang bumoto na ayaw tumakbo sa pagkapangulo si Senator Amy Marcos. O, di ba? O, tuloy pa natin, sino pa ba? Si Manong Biday. Ay, sino siya? O, sino naman ito? Hindi ko, kasi ngayon ko lang to tinitingnan, eh. Sabi lang dito, ganda. Sino yan? Si Claudia. Sino Claudia? O, tingnan niya natin. Ha? Tingnan niya natin kung may nakakakilala dito, mga tol. O, shout out kay Maite Baisa, si Ibyang Dick, Celia Bales, DLC pala yun, Shirley Tupas, si Yorlita Agustin. Sino kaya ito? Ha? Nako, huwag niyo akong diktahan kung ano gusto kong gawin dito, Buda Robert, umalis ka na lamang. Walang makakadikta sa akin dito. Walang humahawak na politiko sa akin. Kung ano gusto ko dito sa programa ko, gagawin ko. Hindi ko kinukumpara ang Marcos Duterte. Tinitira ko mga DDS na anti-Marcos na lumayas sila sa kanilang mga ginagawa. Lubayan nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Anong kukumpara? Hindi ko kinukumpara. Anak ka ng teteng. Sino po ito? Ah, ilan na? 78 votes na. 79 votes na. Ang naglalayon na tumakbo sa pagkapangulo si Senator Amy Marcos sa 2028. Ah, si Claudia po yung ex-GF ni PBBM po. Hindi ko kilala yun, ha? Ano? Claudia. O, basta si Claudia siya. Ewan ko kung sino siya. O. Eto, sino ba ito ulit? So pretty. What's her fault? Sino siya? Sino nga ba siya? Pasensya na, hindi ko sila kilala. O, teka lang, ha? Tingnan nga natin dito kung sino-sino yung mga cast na yan. O. O, tapos ito naman yung mga photograph kanina. O, si Direk Daryl Yap. Si Manang Biday. Si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Si Madam Imelda Romualdez Marcos. Si Direk Daryl Yap. Si Senator Amy Marcos. Si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Tama ba? Tapos si Enrique. Sabi nyo kanina, si Claudia ito. Eto, sino kaya itong isa? Ano, hindi ko kilala. Basta, bahala na siya dyan. Kung sino sila. O ngayon, reaction na natin. Pero makaka-copyright ako dito. Pero okay lang yon. Pag na-copyright tayo, i-hide ko na lamang, ano? Punta tayo sa channel ni Senator Amy Marcos. Amy Marcos. Yan. Doon natin siya pakinggan. Ito. Ang ating Pangulo sa 2028, anong kinukumpara? Hindi ko kinukumpara si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte. Gusto ko lang siya ang maging Pangulo kung hindi magbabago itong mga DDS na anti-Marcos. Napakasimple lang nung aking premise. Anak ka ng teteng, huwag niyo akong didiktahan dito. Hindi ako natatakot mawala ng subscribers. Ha? O, balik tayo kay Senator Amy Marcos. Ito tayo. Yan. Ito po ang official trailer ng Martyr or Murderer. Siya po ay ganap na ipapalabas sa ating bansa sa Marso 1, 2023. Panoorin po natin ang trailer na ito, mga tol. Makinig ka, Amy. Yan. Makinig ka, Amy. Tatakbo ka sa 2028, Joe. Nagpapatawa lang ako, mga tol, ha? Makinig ka, Amy. Ang sinasabi kasi dito ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, hahanapin nila akong muli. Ngunit hindi na nila ako makikita. Nakalulungkot, ano? Kasi totoo naman talaga, hinanap-hanap natin muli si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos pero hindi na natin nakita. Bakit?
pumanaw na siya sa Hawaii eh, noong 1989 eh. Okay, tuloy tayo. Darating ang araw, hahanapin din ako ng ating mga kababayan. Hahanapin nila ako, pero hindi nila ako makikita. Yun ang masaklap na katotohanan doon. Ano? Kaya dahil sa kasabikan natin na hanapin ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, ang hinanap natin yung anak niya. Sinikap natin na maitalaga siya bilang ikalawang pangulo noong 2016. Pero pinabayaan siya eh. Wala namang kumampi kay Pangulong Bongbong Marcos noong 2016, kundi tayo-tayo lamang eh. Sa tingin nyo, kung kinampihan siya ng DDS, matatalo? Kahit sabihin yung dinaya si Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya matatalo. Eh dahil nga hindi siya kinampihan ng DDS noon, 2016, kaya nagkaroon ng pagkakataon na madaya ang ating Pangulo sa pagka-president, vice-presidente noon. Sino ba ang binoto ng mga DDS? Di ba si Alan Peter Cayetano? O tuloy tayo. Hindi na natin makikita pang muli. Pero ang maganda rito mga tol, meron ako napanood pala kanina eh, The Real Facts. Ano? Saan ba yung Real Facts PH? Yan. Ay, hindi ito yon. Pero may nakita ako kanina, maganda eh. Meron siyang documentary kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. But anyway, since hindi ko makita, balik muna tayo rito. Pakinggan natin yung trailer. Yan. As everybody knew, he was very ambitious and he... Oy, everybody knew daw na he was very ambitious. Ang tinutukoy dito, si Benigno Aquino Jr. Oh, very ambitious. Sinong nagsabi mismo? Ang asawa niya na si late ng agaw ng kapangyarihan, Corazon Aquino. O ang ating presidente dati. Baka sabihin naman nila, eh, totoo naman yun, naging presidente talaga siya. Whether we like it or not. Do you want to be president? Hmm. Paano ka magiging presidente kung patay ka na? Oo nga naman. Paano ka magiging presidente kung patay ka na? Eh hindi kasi nakinig kay Madam Imelde. Oh. Hindi ako mamatay. Kahit nasaan ako. Walang mapa ang mga demonyo. Oy. Sabi dito ni Ginang, unang Ginang natin, oh. Kami ba ang mga demonyo? Pero nakatutuwa, ano? Biruin mo, ang galing ni Direk Daryl Yap, ang dating naging kalaban ng ating Pangulo na si Mayor, former Mayor Isko Moreno, nakumbinsin niya na umakto dito sa karakter ng namayapang si Ninoy Aquino Jr. Ano? Oh, again, ha? Si Mayor Isko Moreno sa mga Isconians dyan, eh baka naman, suportado nyo na ang kasalukuyang gobyerno. Eh, bago-bago na din kayo. Kaya nga si Models of Manila, kahit paano, kaanib na natin sa paniniwala, di ba? Si Models of Manila, nung una, bantulot ako doon. Sabi ko, kritiko ito ng dating Pangulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Dati itong nag-vlog kay Mayor Isko Moreno hanggang sa halalan. Eh. Hindi naman binoto nito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, nagbablog na siya. Okay lang yun. Katanggap-tanggap sa atin yun. Kaysa naman, yung mga traidor na katulad ni Maharlika, ni Bagong Lipunan, at ng iba pang mga vlogger na ginamit lamang ang kandidatura ng ating Pangulo para pagkakitaan dito sa social media. Tapos ngayon, nang hindi mapagbigyan, sabi nila, eto malikod na sa ating mahal na Pangulo. O, tuloy tayo sa pinanonood natin, mga tol. Ang mga demonyo bang yan ay kaming dalawa ni Ferdinand? Ba't ba nilalagay mo sa pedestal yung Marcos na yun? Senior natin siya, Noy. Yun naman pala eh. Magka-fraternity kasi itong si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos eh. Saka ito pong si Ninoy Aquino. Brother sila sa fraternity. Hindi ko lang. Obsilon yata, ano? Sino bang nakakaalam kung ano pong fraternity nitong si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at Ninoy Aquino? Basta sila po ay magkapatid sa fraternity. Okay? Fraternity na, magkapatid pa. Tuloy tayo. Ano man inagaw sa yung babae? Sabi ng daddy ko, hindi pa tapos sa kasaysayan sa kanya. Kahit hindi pinapalabas yung mga kalaban niya. Totoo naman eh.
kahit nagawa nilang patalsikin ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, kailanman ang legasiya na iniwan nito sa Pilipinas ay hindi na magbabago. Hindi ko man nagisnan nang ako ay may sapat na pangunawa kung ano ang nagawa ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, pero naramdaman po iyon ng aking mga magulang. Ako po kasi ay pinanganak 1979. Pinatalsik ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos 1986. Hindi pa po ganap ang aking kaisipan para po sa mga ganitong pangyayari. Pero hindi po ako nagtatali ng tela sa aking buhok bilang isang bata at nagpoproklama sa kasalukuyan na ako ay isang loyalista, subalit ng itong si Maharlika ay lantara ng sinisiraan ng ating Pangulo at ang asawa nito, yung nagpapakilalang loyalista ay hindi man lang magawang ipagtanggol ang ating Pangulo, ang ating First Lady, kay Maharlika. Nasaan ang lohika doon, mga tol? Ang pagkakaalam ko, kapag ka ikaw ay loyalista, dapat solido, mas solido ang suporta mo sa PBBM, sa ating pamilya Marcos. Inaatake ni Maharlika si First Lady. Inaatake ni Maharlika si PBBM, pero tahimik lamang silang nagpapakilalang loyalista. Anak ka ng teteng. O, tuloy tayo mga tol. Ano bang pinapalabas nila? Na siya ang nagpapatay kay Ninoy. Yun naman ay matagal nang ibinibintang sa ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, pero wala talagang naging patunay. Hanggang sa ngayon, hindi alam kung sino talaga ang nagpapatay kay Benigno Aquino. Ang nakalulungkot lang dyan, lagi nilang binibintang sa dating Pangulong Marcos, pero dalawang Pangulo na Aquino ang dumaan. Hindi man lang nila naresolba ang kaso na ito. May mga nakulong at kinalaunan nakalaya, pero sinasabi nila wala silang kasalanan doon sa pangyayari. Okay, tuloy natin. Saka ang lohika kasi rito mga tol, bakit ipapapatay ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ito? Kung tutusin, eh pwede naman siyang mamatay sa natural na kamatayan. Diba, pinasilitate pa nga ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos ang pag-alis niya mula dito sa Pilipinas papuntang Estados Unidos para lamang makapagpagamot sa kanyang puso. Eh kung nanaisin ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na patayin siya, walang gulo. Kasi hahayaan lang siyang magkasakit, lumala ang kanyang sakit at mamatay sa kulungan. Ano? Tuloy tayo. Yan, Opsilon Sigma. Salamat. Ang daming tao. Kung nangyayari sa Manila, ipinamumukha nilang nangyayari sa buong Pilipinas. Wala pa kasing social media noon eh. Di ba? Pero kung meron sigurong social media noon, mga tol, hindi uubra tong ginawa ng mga dilaw na ito sa dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Manipulado kasi ang social, manipulado ang mainstream media eh. Lahat ng mga pinipid nilang mga palabas, laging against sa ating dating Pangulo. Pati ang pagbo-broadcast nito, paglalathala nito sa mga pahayagan sa iba't ibang panig ng mundo. Masama ang datingan ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pero hindi yun yung sentimiento. Tama yung sinabi dito sa pelikula. Hindi yun sentimiento ng buong Pilipinas. Sapagkat yun lamang ay sentimiento ng mga malalapit dito sa Manila at karamihan pa doon may nagpapatunay. Eh yung iba, hindi naman talaga gustong pumunta doon, pero dahil nag-aaral, kinumbinsi sila ng mga paaralan nila for some reason na iba-iba at doon kasama po sila na nagrally-rally sa EDSA. Pero kung susumahin natin mga tol, iba ang sentimiento ng mga nasa gawing norte, nasa gawing south, sa Visayas at Mindanao. Mas marami pa rin ang naniniwala sa pamilya Marcos. Unfortunately, the rest is history. Ganun ang nangyari. But there is always time for reckoning. Ano? Babawi tayo. At sa pamamagitan po ng pagbawi na yan, iniluklok natin sa kauna-unahang pagkakataon since 1986 ang isang presidente na binoto ng majority ng tao. Hindi siya minority president.
kauna-unahang majority president ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung hindi magbabago ang mga DDS na anti-Marcos, magkakaroon tayong muli ng minority president, pero sa katauhan iyan ng ating senadora Aimee Marcos. Kasi mahahati tayo eh. Definitely mahahati tayo. But I do believe that our numbers, tayong mga supporter at loyalista, sapat para ipanalo po natin ang kandidatura ni Senator Aimee kung siya po ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Hindi pa huli mga DDS na anti-Marcos. Napakaaga pa ng sitwasyon. Ang ginagawa ko pwedeng magbago. Hindi lang ako ang gumagawa nito ngayon. Marami ng mga vlogger, Boy at Victor vlogger, ang nananawagan na isulong ang kandidatura ni Senator Aimee Marcos sa 2028 dahil sa ginagawa ninyong mga DDS na anti-Marcos. Kayo naman ang mga DDS na pro-Marcos, himukin ninyo ang inyong mga kasama na kung maaari, kung sila ay magkikritisay sa gobyerno, not to the extent na masyadong personal para sa Pangulo. After all, nasa demokrasyang bansa tayo eh. We can criticize the government, but hopefully, hindi tayo lumalagpas sa ating mga boundary. Hindi porkit hindi ka pinapatulan, Maharlika, Banat Bay, at kung sino-sino pa, eh hindi na kayo nakakalabag sa batas. Oh, sana isipin nyo yan kung gusto nyo talagang manalo si BPSDC sa pagkapangulo if she decides na tumakbo sa pagkapresidente sa 2028. Tuloy natin ang ating nire-reaction ng video, mga tol. Kahit buong Maynila pa makipag-living, ang nararamdaman ng ilan ay hindi ang kabuuan. Tama! At pinagbibitawan! Ang nararamdaman ng mga taga-Maynila nung mga panahong iyon ay hindi sentimiento ng buong Pilipinas. Kaya nga sa MIM, diba, dapat dadalhin lamang sa Ilocos Norte ang dating Pangulong Edralyn Marcos at ang pamilya nito. Pero ano ang ginawa ni Corazon Aquino? Tumawag siya at inutusan niya ang mga sundalong Amerikano na dalhin palabas ng bansa itong dating Pangulong Edralyn Marcos. At sila ay na-exile sa Hawaii hanggang sa doon po nakalulungkot, pumanaw na ang ating dating Pangulong Edralyn Marcos. O tuloy tayo, mga tol. Nila kayo, ginagawa nila kayo ng kwento. Dapat malaman lahat ng tao yung kataratnaduhan niya. Aimee, the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes. Ako, ebidensya to. Na talagang itong si Ninoy Aquino ay kapanalig ng CPP-NPA. Biruin mo, sa ano yung sinabi niya rito, has been instrumental in many social changes in our country. He is referring to CPP-NPA. Kaya itong si Benigno Aquino, ayon sa history, ito po ay convicted as a traitor. But unfortunately, hindi po yun na execute ang kanyang kaparusahan dahil nga po nagkasakit siya, tapos binigyan ng pagkakataon ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa pamamagitan ng tulong ng dating unang ginang, sinend siya sa Amerika para magpagaling, and hindi pa tapos yata ang kanyang pagpapagaling, nagsumikap siya na bumalik dito sa Pilipinas kahit merong intelligence na siya ay papaslangin, nagpumilit dahil sa kanyang ambisyon, pero sa totoo lang mukhang nagamit siya ng mga taong naghahangad na patalsikin ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ang nangyari, pagdating niya rito, siya po ay napaslang at ibinintang ito sa ating dating Pangulo. Ginawa nila itong sensational case against the then administration at inignite nila ang damdamin ng mga Pilipino na naniniwala sa kanila. Pero alam nyo mga tol, sa totoo lang kung meron po sigurong social media nung mga panahong iyon, hindi nila mabubola ang sambayan ng Pilipino. Nasasaktan ako kapag sinasabihan ka nilang mamamatay tao. Tama sila! Talagang mamamatay tao! Sakit sa dibdib! Okay, puputulin ko na ang trailer. Ano? Mag-isip tayo ngayon. Bakit kaya sinabi ng dating Pangulong
Ferdinand E. Marcos ang mga katagang iyon. Tama sila. Talagang mamamatay tao ako. Hindi ko i-expose sa inyo, syempre, kung ano ang ibig sabihin nun. Kasi mai-spoil natin ang pelikula. Ayaw naman nating manghula-hula. Pero bukod pa doon, ito yung pinakahuling line dito sa trailer ng Martyr or Murderer. Ito hindi katanggap-tanggap. Salamat sa Diyos at naipaghiganti natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Bongit. Dinaya ako ni Lenny at may katotohanan ito. Sinupress ang ebidensya para mapatunayan na nagkaroon ng dayaan sa ilang probinsya sa Mindanao. And of course, hindi naman natin maibabalik na ang nakaraan. Sabi nga ng mga kalaban sa politika, paniwalaan daw po ang desisyon ng Korte Suprema. Okay na yon. Katanggap-tanggap na sa akin yun ang mahalaga, Pangulo ng Bansa, si Ferdinand E. Marcos Jr. sa kasalukuyan. Oh, with that, maraming salamat. Magbabalik po muna ako sa inyong mga komento bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-subscribe sa Top 1 Updates din at i-follow po kami sa Top 1 Updates. Kung kayo po ay nasasaktan sa mga pahayag ko nitong mga nakaraang oras at araw, better to unsubscribe my channel dahil nandito po ako hindi kay BPSDC, hindi ako nandito kay Vice President Sara Duterte, kung hindi nandito ako para sa ating mahal na Pangulo Ferdinand E. Marcos Jr. Okay? Si Charles Santos.